tagumpay, tell the good news. At ang good news sa araw na ito ay si Santa Teresa ng Batang si Jesus. Mga katangian niya na dapat taglay natin. Una, mapagmahal sa Diyos. Aking mga anak, sa bawat paghalip ninyo sa banal na mukha ni Jesus, ang sasabihin ninyo, kaibig-ibig na mukha ng ating Panginoong Hesukristo, hamak na inalipusta ng aking mga kasalanan, bigyan mo ako ng lakas para ipagtanggol ka ng aking buhay. Ikalawa, masunurin sa Diyos. Ang lahat sa kumbento ay magiging maganda para sa akin. Pumasok ako para magligtas ng mga kaluluwa at higit sa lahat ay para ipagdasal ang mga pari. Ikatlo, pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. Inialay sa Diyos ang kanyang mga karamdaman para sa konversyon ng mga makasalanan. Masigasig niyang ninais na mabuhay ng libong mga taon para mapagsilbihan ng Diyos at ang mga kaluluwa ng mas mabuti. Ikaapat, buhay na punong-puno ng kabanalan. Ninais niyang maabot ang kabanalan at ginawa ang kanyang paraan para makamtan ang langit sa pamamagitan ng daang espiritual na tulad ng isang sanggol na ang ibig sabihin ay sa pamamagitan ng pagmamahal, ng pagtitiwala, kababaang loob para sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ikalima, debosyon sa mahal na Birheng Maria. Nang bata pa si Santa Teresa, ay nagkasakit siya ng maluba. Isang himala ang kanyang paggaling dahil sa tulong ng imahen ng mahal na Birheng Maria na nakita niyang ngumiti sa kanya. Tinawag ngayon ang imahen ito na Birhen of the Smile. Naging madasalin si Teresa at pinaglabanan niya ang maraming kainaan ng kanyang karakter. Mapagmahal sa Diyos, masunurin sa Diyos, pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba, buhay na punong-puno ng kabanalan, debosyon sa mahal na Birheng Maria. Limang magagandang katangian ni Santa Teresa ng Batang si Jesus, dapat natin itong pagyamanin at ibahagi sa iba. Go out to all the world and tell the good news. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen.